Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan na yun ng mga nakalipas na araw dahil hindi po ako mahilig manood ng mga ganyan. Pero nung napansin ko na nagtitrending siya, pinanood ko po at hindi ko nga kilala kung sino itong mga tao na ito na nagpapasikat sa social media. Anyway, nakuha nila yung aking attention, pinanood ko po. At ako po yung nanliliit sa aking sarili bilang isang lalaki. Nasa laki ng katawan mo na yun, napuro muscle lang yung braso, duduruin mo yung isang babae, parang nakakapanliit po sa parte niya. Ako'y hiyang-hiya para sa kanya kung siya may sikat na sinasabi nila na sikat siya. Para duruin mo yung isang babae na ang laki-laki ng katawan mo, yung braso mo, yung laki na ata nung hita ng babae. Para i-berate mo yung isang babae, nakakapanliit po yun. At it is really uncalled for. At dahil po dyan tayo sumusuporta sa panukala ni Board Member Anton na ideklara sila bilang persona non grata, hindi lamang sa bayan ng Coron, kundi sa lalawigan ng Palawan. Dahil ang pambabastos po niya, hindi lamang sa isang babae, kundi sa isang opisina ng Municipal Mayor ng Coron at sa buong lalawigan ng Palawan. Hindi po welcome sa lalawigan ng Palawan nung ganong klaseng mga sinasabing mga sikat na tao na babastusin mo ang isang Palawenyo. Sabihin mo na may pagkakamali o may pagkakamali sa pagkokoment ng isang Palawenya, lalo ang isang babae. Natural po yun dahil nagsalita siya bilang isang private citizen, not as a staff ng municipal mayor. Ano po? At ako tingin ko nga, if I may suggest, keyboard member Anton, baka kasi kung persona non grata lang yan, it's just a expression or sentiment na you are not welcome in Palawan. But anong epekto ng isang persona non grata ka lang? Tingin ko baka po pwedeng pag-aralan natin, humingi tayo ng suggestion sa ating mga legal minds kung po pwedeng ano isang pa nating kaso dito. Dahil tinitingnan ko baka po pwede siyang kasuhan ng oral defamation or kung ano pa ho mas greater offense na po pwedeng ikaso sa kanya para pabalik-balik siya sa lalawigan ng Palawan na nililitis yung kanyang kaso, no po, para madala yung mga ganitong tao. And with that, muli po, ako po sumusuporta sa panukala ni Board Member Anton declaring these individuals as denouncing their acts and declaring them as persona non grata in the whole province of Palawan. In unison, everybody is in agreement and it is with strong support that we suspend the House Rules, Mr. Chair, and approve on the first and final reading a resolution declaring Rendon Labrador, Rosemar Tan, and Mikey Tan, or the Team Malakas, as persona non grata in whole province of Palawan, Mr. Chair. I so move. Well, with all members present as principal authors, Mr. Chair. Oh, any objection? Mr. Chairman, before we act, I would like to ask the proponent. It is ipipreem pa natin yung desisyon ng Sangguniang Bayan ng Coron. Any other meron na? The resolution of the Sangguniano is very vital in as far as the resolution of this body. In other words, wala tayong legal basis kung wala silang resolusyon. Mr. Chair, to answer the question specifically, I am with coordination with the SB members of Coron, and they said that if that is the consensus of the Sangguniang Panlalawigan, they are okay and they will just follow with their own resolution as well. So okay lang din po sa kanila na mauna. Give a reason for declaring them as persona non grata. So in the title, I would propose that we're declaring them, the specific persons, for disorderly behavior in the province of Palawan and for conduct inimical to the good and morals of the community. I think that could be a very good reason for declaring them as a persona non grata in the province. Thank you, Board Member Sagan, Sector Leader. So with that, Mr. Chairman, I would like to reiterate the motion for the immediate approval of the persona non grata on the issue regarding on Coron. I so move, Mr. Chairman. Any objection for the immediate approval of the persona non grata? Is there an objection? There being an objection, motion is approved. Thank you, Mr. Chairman. Since we don't have any other matter,